So yun po mga kadabar kids, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Medyo matamlay pa ako guys. At naririnig nyo yung boses natin, medyo may pagkapaus pa. Oo, bali di pa tayo magaling sa trangkaso. Ay, di pa tayo magaling sa trangkaso pero pinilit ko pa rin mag-vlog syempre. Para makapaghatid ng bagong balita po sa inyo lahat, no? Okay, no, may sipon-sipon pa. Wala, sakit talaga na siguro to ng mga gwapo eh. Ito na yung mga sakit namin nila Daniel Padilla. So yun, no, ito nga yung pag-uusapan natin, yung kinakalat po ng mga against the TBJ. Na kaysyo daw ay itong EAT, puro daw panggagaya. No? Puro daw panggagaya sa ano, sa mga abali yung nag-post nito, yung Kapuso fan page. So, sabi niya, gumawa, hindi gumaya. No, though yung pinagbibintangan nila dito ay tawag dito ay etong T80 daw or yung TBJ daw ay palagi daw ginagaya yung mga segment ng generic Nate Bulaga. Ewan ko kung anong may utak tong mga to. So dapat ko pa dapat to kahapon ko pa dapat to re-reactionan. Pasensya na po, palayo pala kayo sa upload natin kahapon kasi nga ano, hindi natin kaya mag-vlog, mataas yung lagnat natin. Kaya siyempre may ano, ang panahon dito ngayon sa Pilipinas, sa Maynila ay ulan init, no? Ito nga po mga Dabar Kids, yung page ng ano, page ng Kapuso, no? Oo, kasi mga pakawala to ng mga ano, yung mga yudipunggol. Ito, basahin natin. Ito, makikita nyo dyan sa screen. Hey Mr. Rider, since June 16, 2023. Tapos, meron itong EAT ng Mr. Cutie. Oho. Lobo pa tayo guys ha. At sa kabila naman yung Yorme. Tapos kay Mayor Jose Manalo. So dito kasi si Mr. Rider na to guys. Alam niyo mo yung Mr. Pogi. Kung saan eh ang una nga pong nanalo doon ay si Jericho Rosales, 'di ba? Natatandaan niyo ba 'yon? Itong Mr. Rider na to, so totoosin kasi sila yung gumaya sa TBJ. Hindi yung TBJ nang gaya sa kanila. Kasi itong Mr. Rider na to, saan ba nila kinuha to, sa Mr. Pogi, 'di ba? Tsaka itong Yormi na to eh. Ito matagal na tong sa usapang kay Yormi tsaka kay Mayor Jose Manalo eh, no? Kasi sa totoosin kasi, ang laki kasing sampal sa mukha nila na masikat si Jose Manalo kaysa kay Isko Moreno. Eh, totoo naman ha. Mas ano, mas dihamak na sikat si ano, si Mayor Jose Manalo kaysa kay Isko Moreno. Tingnan nyo yung iniimbitahan pa nga dun sa ano, sa PBA. Eh si Isko Moreno ba na ano ba, naiimbitahan ba sa mga ganyan? Hindi naman, diba? Tsaka itong mayor na to, sinabi ko nga sa inyo, dalawa lang ang paggagayahan ni Jose dito kung meron man pinagayahan. Walang iba kundi yung si Vico Soto at si Mayor Duterte. Si former President Duterte lang. Anong gagayahin kay Isko? Ay, nako. Okay, eto pa. Oh, ito. So dito, hindi naman tayo kasali dito. Hindi tayo kasali dito sa mga binanggit niya. Anti-GMA daw sila. So nandito silang Batang Maynila 28, si Chris Ulo, yan, tsaka si Modelong Charing. Sinabatang, eto sabi niya, Sinabatang Maynila 28, Chris Ulo at Modelong Charing TV, ilan lang yan
sa mga anti-GMA at anti-EB tape INC na bumabati ko sa lahat ng Kapuso shows at noontime show na wala namang ginagawa, ano ginagawa ang tatlong itlog na ito na ano to? Iniputan ng ibon sa mga muka nila kundi mang ungkat at mambash. Alam nyo, ito, maling-mali na siya dito kasi kahit isilipin nyo yung pwera kay modelong charing, ha, wala akong pakialam doon. Ang isisave ko dito kay si, ano, si Utol Crisulo, no? Alam nyo, si Utol Crisulo, hindi yan, ano, hindi yan na basta-bastang birada lang, no? Para sa kaalaman nyo lang, talagang nagre-research at saka hindi lang, sinasabi kasi dito, anti-GMA. So, ibig sabihin kapag anti-GMA ka, lahat na lang kasi pupunain mo. Eh, ang pinupunan lang naman ni Utol Crisulo at kami, eh, yung tape INC, yung mga pinaggagawa nila dun. Wala mga kaming pakailam sa ibang show. Ito, sinasabi yung mga show daw. Eh, noon time show lang naman yung, ano, ng kapu ng GMA, yung, fake bulaga yung sinisite namin. Teto, asan na ba? Ito, mayroon pa isa eh. Ito yung shoutout kayo kay, ano, shoutout kay Andoy. Ito sabi ni Andoy. Sabi daw, nung vlogger na sobrang bored na sobrang bored na sa buhay, kinopya daw ng EAT ang Hello Mr. Ride ng Itbulaga. Itbulog, ano to? Bubblegang? Hit Bubblegang. A.K.A. Fake Bulaga Tape Lul. Ang totoong ang Mr. Cutie Boys Got Talent ay upgraded version ng Mr. Pogi na isa sa mga legit dubber cuts Jenny Pere original segment. Oh, totoo naman eh. Alam nyo yung ano, yung Mr. Cutie ngayon, ayun po yung upgraded or new version ng tawag dito ng Mr. Pogi. Mr. Pogi ba 'yon si Jericho Rosales, 'di ba? Tama ako, 'di ba? Sino ngayon ng mga manggagaya? Ayun, pag-isipan mo muna mga pinopost mo bago ka kumuda. Sabi ni EAT ito ang true kay Bored Productive. Si Bored Productive, sanay na ako dito, talagang basher to ng Tito Vic and Joey. Mag-aral ka ng history kasi bonax ka ng subject na yan. Ngayon, balik ko sa'yo ang sinabi mo, gumawa, huwag mangopya. At mag-distore ng history, back to you, loser. Ay, grabe yun ah. Grabe si Andoy ah. Okay. Tapos ito po pala. Ito pa pa pala. Ito. Hindi, sa isang video na natin isama to. So, ito si Bored. No. So, i-check natin yung ano ni Bored. Ito kasi yung sa Pinoy Henyo, guys. Wait lang ha, hanapin ko lang yung pinaka ano niya. Yung pinaka nasa na yun? Wait lang. Si EAT ito ang true. EAT ito ang true. Yan. Dito kasi may nakita ako dito na post nila. Wait lang ha, hanapin natin. May mga ano rito. May post dito. Sana'y nawala. Ito. Ito rin yung isang paratang nila. Aba, patungkol naman po ito sa ano. Sa Pinoy Henyo, sa Gimme 5 Pinoy Henyo, tsaka World of the Ring ng Tape Bulaga. Sabi ni... Ito kasi si EAT. Tropa ko to eh. EAT, ito ang true. Yan. Sino ang tunay na nanggagaya sa kaisipan ng Pinoy Henyo na dating pagmamayari ng Tito Vic and Joey at Ma'am Jenny Pere? Ang pambansang laro ito ay nasa kaisipan ni Henyo Master Joey De Leon. Ang ginawa ng Tito Vic and Joey Production, imbes na ganun yung game, iniba nila
pangalan pero nilagyan nila ng twist. At sa kabila ng show na dating pangalan ng show ng Tito Vic and Joey, Night Bulaga, ay same format, ganun na ganun, at pinalitan lang ng mga pangalan, imbes na Pinoy Henyo, eh, ang pangalan nila ay World of the Ring. Imbes na oo, hindi pwede ang isasagot, ang sasabihin ay tama, mali at pwede. So sino ang totoong nanggagaya? Na paulit-ulit nilang sinasabing ang TBJ ang nanggagaya. Basahin nyo ang mga litrato sa ibaba ng mas maliwanag pasasikat ng mga araw yung pinagsasabi nyo. Ito, no, ito. Nakikita nyo dyan yung Pinoy Henyo. Oo, yung Pinoy Henyo na yan, oh. Makikita nyo dyan mga cadaver cads. Wait lang, i-screenshot pala na. Ay, ano na lang natin pala to. I-recorder. So yan, oh, no? Makikita nyo dyan, no? One of the most popular and most iconic game segment of It Bulaga. Oh, sa panahon pa ng Tito Vic and Joey to, ah, hindi na ngayon, ah. Kasi sinasabi kasi nila dito mga cadaver cats, itong Gimme 5 ay ginaya daw sa World of the Ring. Anak ng teting, kami pa talaga nanggagaya? Kami pa yung nanggagaya sa inyo? PBJ pa talaga nanggagaya sa revamp na It Bulaga? Parang ang kakapal naman ng mukha nyo para masabi nyo yan. Ma, parang ang titigas naman ng mga apog nyo. Oo. Tingnan nyo, yung sa Pinoy Henyo, pwede, hindi, di ba? Sa World of the Ring, pinalitan nila ng name, may upuan din. Oh, tapos ang ano doon, tama, mali at oo. Ano ba 'yan? Mali at hindi. So sasabihin nyo kami nang gagaya anak ng teteng. Mga utak bulalo talaga eh, no? Mailihis lang yung ano eh, mailihis lang yung tinatawag na para lang hindi sila mabuko eh. At ito, isama na rin pala natin August August tuloy. November 8, ito po ang ratings ng EAT 4.3, number 1 na naman po tayo. At po ang pangalawa po ang revamped na It Bulaga na 3.6. At Kulelat, balagi naman eh. At Kulelat po, it's showtime, GTV, A2C, Kapamilya Channel, Jeepney TV. Na laging Kulelat. Yan. Grabe, no? Isama na nga rin natin to. Ito, yung picture ni Ann Curtis. Kumain ng walang bawas, uminom ng may takip. Malaking away to. O nga, no, alam nyo, nahalata ko rin to. Itong picture na to, no, yung sumubo si Ann Curtis yung inaano niya yung Jollibee burger stick. Yung kanin, walang bawas, pati yung burger stick. Tapos yung blue, yung ano ba yun, yung inumin, may takip pa. Anyari na sa ginagawa ng mga Pinoy. No? Grabe talaga. Pero alam nyo ito si Bored, ito, back to Bored tayo. No? Boring siguro sa mundo niya ito eh, no? So, ito yata yung pinaka-boring na tao sa ano eh, Bored. Ito na. Ang iba pala yung pinupuntahan ko, Bored Kaspeto, Bored Productive yan. Nako, parang kinansila na naman ako. Akala ko hindi na naman ako sinama ni Bored eh. So laki na ng ano pala oh, ng followers ni Bored oh. May followers na siya na 97k sana all. So, eto, pinost niya yung kay Paulo Contis. Kaya abangan niyo yung video natin kay Paulo Contis, ah. Na si Paulo Contis daw ang tatapat sa Aldab. Anak ng... So, eto, ano, eto si Bored. Isa to sa mga, ano, eto yan, ano, eto yung mga...
post niya mapatungkol sa Tito Vic Enjoy yung gumawa, hindi gumaya. So, nagmukha lang, tingnan natin mga comment dito. 68 comments sa labas, ha? Ano to? Ano to, Bored? Ano? Nag-boosting ka? Pero 69 comment, oh. Tapos pag pinindot mo, dalawa lang makikita. Sige, ito. Sabi ni, ito, si Kapuso, nandito rin. Tapos sasabihin ni Tandang Joey De La Hoz. Wow, Tandang Joey De La Hoz, ha? Tandang Joey De La Hoz daw. Screenshot nga natin to. Yan. Pag ito natuntun yung mga identity nyo, iyak kayo. Tapos sasabihin ni Tandang Joey De La Hoz na yan, gumawa, hindi gumayo, lumika, hindi kamuka. Sila rin pala ang gumagaya, ang kapal ng mukha ng matandang paurong na si Joey De Leon. Eh di wow, matandang paurong ha. Kapag nasampul-sampul lang talaga kayo, ewan ko na lang. Ito, may Dabber Kid sa, hoy, matatanda ka din, bakit yung magulang mo hindi matanda, kapal mo din ha. Sabi ni Rico De Chavez, yung ano to, Black Rider post may admin pang nalalaman. Kabali, nagsama-sama pala yung tatlong ulupong dito. Ito rin, no? Si Proknoy. Si Proknoy, isa din to, eh, no? Si, ano, isa rin to sa anti-TBJ. Oo. Ewan ko ano mga napapala nito mga to. May kita ba to? Wah, ito. Ano to? Ah, ito, site bulaga ata to. Ito nga, oh. Malapit na ang 11-11. Malapit na rin nating malaman kung sino ang kauna-unahang mananalo ng big time bonus 50,000 QR code. Eh, yung 10,000 nga, halos hindi na ibigay. Ah, ito pa, oh. May banat siya kay Ma'am Lala Soto. Breaking news, programang Black Rider at lahat ng Kapuso Show, kaisa ng MTRCB Responsibling Content. Kala ko may birada siya kaya ano eh. So, alis tayo dyan. Dito tayo sa, ano? Dito tayo sa, isa, ano, wala na. Hindi na maibalik yung comment natin, guys. Ano? Asan na yun? Okay, dito tayo kay ito, Kapuso. Yan, ito isa rin to eh. So, isang ano tayo, no? TBJ, as in Teddy Bong at Jugs. Jugs. Jugs tuloy. Sideshow Time, not TBJ sa TV5. Oh, ano, ay pare-pareha sila ng mga posts. Oo, nagtutulong. Ah, mga ano nga talaga pala to. Mga tawag dito, mga anti-TBJ talaga. So baka nga iisa lang may-ari nito eh. Baka nga iisang tao lang eh. Oh. Daming nang babas sa akin, bakit hindi na lang kayo mag-focus sa show ng EAT nyo? Kesa mangungkat kayo ng mga ungkat ng mga palabas sa Kapuso Show at sa TV ratings, hindi nyo kasi tanggap sa mga talunan kayo. Palibasa kaya ang TBJ pinalayas dahil ha? Pinalayas ang TBJ? Sira ulo ka ba? Pinalayas dahil hindi sila naturingang solid Kapuso at hindi nila kayang banggitin ang salitang Kapuso, lumabas kayo sa mga mas toxic na kaysa sa amin. Kulang niya. Ikaw pa yung, kami pa yung naging toxic ha. Yung mga kayo, oh, puro kayo daldal. Nagtatago kayo sa saya ng ina nyo. Inom muna tayo ng luya. Mahirap magbulag ng may sakit ka, no? Oo. Alam nyo, lipa na talaga ngayon yung mga issue na mga nangyayari, yung mga ito na yung mga post-post sa TBJ daw yung nanggagaya. Pero kung ahalungkatin nyo po yung ano, history at kung saan nanggaling lahat, kung saan nagsimula, eh yung lumalabas po talaga nanggagaya dito, yung revamp na Hitbulaga.
Hindi po yung TBJ. Kasi kung yung about po dun sa Gimme 5 versus World of the Ring na kinuha nila sa Pinoy Henyo, eh mas kakalabasan po, mas ginaya talaga ng gusto ng tape bulaga yung Pinoy Henyo kaysa sa Gimme 5 ng TV5. Kasi kung mapapansin nyo, nauna sa upuan pa lang eh, yung upuan ng Pinoy Henyo kinuha sa World of the Ring, di ba? Kitang-kita nyo naman nun, di ba? Yung Gimme 5 nakatayo. Tapos may mga monitor, may mga ano, tapos wala naman dito nakalagay. Ang iniba lang doon sa World of the Ring, yung title, tsaka yung tanong, yung ano, yung mga sinasabi. Yung sinasabi na tama, mali. Ano ba? Tama, mali, hindi. Kasi sa Pinoy Henyo, oo, hindi. At pwede lang, di ba? Kaya no, kaya kung babalik, kahit balik-balik na rin nyo yung mundo, eh, kayo talaga yung nanggagaya. Tsaka yung abot dun kay Isko Moreno at kay Jose Manalo, nako po. Ang daming sumikat, ng mga mayor. Tsaka ito ah, kung si Mayor Jose ang nanggaya kay Isko, edi mas malaking sampal sa kay Isko Moreno yung kasi mas sikat si Jose Manalo. Pero inyo, iniimbitahan doon sa PBA. Mag-guess. Di mo, EAT o. EAT Dabarkads yung nando si Atasha Mulak, Wally Baliola, si Jose Manalo. Eh, yung revamped night bulaga. Saan mo nakita na guess? Ilag na ilag lahat ng mga tao dyan na mag-guess, mag-guess nila ang ano, mga artista sa revamped night bulaga. Kasi alam nila, nga sila eh. Hindi ka tulad sa, tsaka ito ah, magbabayad man sila, eh talagang ano, talagang quality. Hindi yung magbabayad sila, wala, sayang din lang din yung pera nila dun, di ba? Halimbawa, talent pin ni Mayor Jose Manalo dun sa PBA, nasa 2 million, no? Dalawa sila ni Wally, tig 2 million sila. Pero quality yung ano, quality yung performance ni Jose Manalo at Wally Baliola. Halimbawa na si Isko Moreno at si Buboy Villar yung in-invite doon. Ano sasabihin ni ano ni Isko Moreno? Hi. I love you. Ano ang gagawin ni ano doon ni Buboy Villar? Magsasayaw-sayaw? Magwawaki-waki face? Eh, si Jose Manalo at Wally nga, hindi pa nga sumayaw yun, hindi kumanta, pero panalo. Viral yung mga video ngayon eh. Diba? Dahil yung makikita nyo sa Facebook, viral yung mga video ni Jose Manalo at ni Wally. Lalo nung ini-interview nila yung mga PBA player. Lalo na si Atasha. Diba? Lahat ng ano, na kay Atasha ngayon. Kasi ano yung pangtapat nyo kay Atasha na yung Legazpi twin? Wala din nga. Eh, sinasabi ko sa inyo eh, puro kayo kuda, hindi nyo alam yung mga kinukudaan nyo. So yun mga Dabarkads, hanggang dito na lang yung video natin. Anong masasabi nyo dito sa mga napag-usapan natin ngayon? Pagpasensyaan nyo na, paus tayo. Hindi tayo masyado makasigaw kasi baka may pumutok. O pag sumigaw tayo, baka may bumanan eh. Oo. So yun, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye. Sila ang TBJ, TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang Defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.